guys! So, welcome back po ulit sa aming channel. So, ayan, nandito ulit tayo sa panibagong vlog. At ang iba vlog natin ngayon ay about sa Brazilian Blowout Eye Care. So, kung napanood nyo yung previous vlog ko, which is yung nag-try tayo ng Merisan permanent na ano na brand ng hair dye. Ayan. So, ito na yun siya, guys. Ayan. So, ayan na yung nangyari sa ating hair. Nag-dry na siya. Ayan. Bumaba na siya. So, gagamitan ko muna siya ng eye care Brazilian blowout. So, first time kong gumamit nito, guys. So, itatry natin kung effective ba talaga siya. Which is, meron naman siyang direction for you sa likod. Ayan. So, parang mabilis lang siya. At saka, nanood muna ako ng mga review about dito. Kaya, medyo ma-idea na ako kung paano siya gamitin. Pero, as usual, kasi ako lang mag-a-apply sa sarili ko. So, medyo mahirap siya. Kasi, kailangan dapat may nag-a-apply talaga sa atin para mapantay siya. Sa, lalo na sa likod. Ayan, dito sa backside. So, itatry ko. So, maliligo muna ako kasi sabi dito is, dito sa likod, guys, mayroon siyang direction for use. Ayan. So, kailangan daw liguan mo na. Basta liguan mo ng buhok, shampooan ng twice. And then, i-dry natin siya 60 to 80% siya na dry. Hindi siya totally dry. Ayan. Saka siya i-apply itong Brazilian eye care. Plus, after mo siyang ma-apply, babad mo siya ng 40 to 1 hour. Ayan, 40 minutes to 1 hour. Tapos, i-blow dry mo siya hanggang mag-dry talaga siya. And then, i-iron mo siya, pa-planchahin. Ayan, tapos. Tapos ang rinsing niya, guys, is after 3 days kapag muli maligo bago mo siya. After 3 days kapag pwedeng maligo ulit. Tapos, ang gagamitin mo is conditioner na muna. Huwag daw shampoo. Ayun, para magiging effective. So, susundin natin yung kanyang direction. So, ayan. So, balikan ko kayo after ko mag-shampoo. Ayan. So, see you. So, 1 hour later. Ayan na, guys. So, after na nag-shampoo na ako, naligo na ako at nag-shampoo 2 times according sa direction niya. So, ayan. So, ano ko siya, guys. Lower ko siya ng konti. Yung huwag totally na dry. Yun. Sabi niya kasi dyan is dapat 60 to 80% lang na dryness ng buhok. Huwag masyadong patuyuin. Ganon. So, kita nyo naka-gloves na ako kasi kailangan daw natin ng protective ano kasi maano daw to eh. Medyo maano daw tong matapang daw tong ano na to eh. Brazilian. So, ayan. So, naka-self pa yan, guys. Ayan. So, open natin. So, wala akong masyadong ipit dito sa bahay. So, mahirapan akong mag-ano. Pero, meron akong isang ipit. So, ito na muna. Ang gagawin ko na lang is hahatiin ko siya. One side. Ayan. Dito. Ditong side. At saka itong side. So, tatalian ko muna ito. Ayan. So, dito na ako mag-apply, guys, kasi mas comfortable ako dito mag-apply. But, i-ano na lang natin mamaya pag ano na sa taas. So, ayan. So, ito, hatiin ko rin. So, iipitan ko lang siya. Ayan. So, ayan. Para-paraan lang yan, mga momshies. Ayan. So, meron din ako maikling supply kasi kailangan daw supplyin para mag-firm at mag-straight talaga siya. Ayan o, tingnan mo naman malubog na siya dito sa loob. Ayan. So, okay. So, meron ako maliit na ano dito. Ito yung ginamit ko previous sa ano ko, ayan. So, lagay na natin siya. So, ayan siya, guys. Pink na pink! Ayan. Sabi nila, avoid ano daw, inhalation. Huwag daw umuyin kasi matapang daw siya. At nakakaano ng lalamunan. Yun ang napapanood ko sa mga review. Huwag din daw dumikit, idikit masyado sa anim. So, itry natin. So, mas delikado ito kung walang nag-a-apply sa'yo. So, pag tayo lang nag-a-apply, extra care. Ayan.
Ayan. Kailangan maingat tayo. Kailangan safety first. Walang mag-apply sa akin guys eh. Walang mag-apply. Si Javi. Ayan. So, ito lang gagawin ko guys. So, i-fast forward ko kayo para hindi na tayo magtaga. Kasi same lang naman yung application eh. Ganyan din yung application na. So, wala na ako palang ano eh. Hindi ako naglagay ng cover sa akin eh. Pero lalagyan ko siya guys. Mahirap na magka-irritate sa skin natin. Wait. So, ayan na siya guys. Naglagay tayo ng ano, ang cover sa ating dito, shoulder at saka liig. Baka ma-irritate tayo. Mahirap na. So, ayan lang. So, sabi ko na ano. So, ayun lang. I-fast forward ko muna kayo guys para makapag-concentrate ako dito. Ayan. Pakita ko sa inyo mamaya pag after ko na lahat malagyan. See you! So, tamang-tama lang yung isang ganito guys sa buhok ko. Ayan. So, may konting matira. Hayaan naman na. So, konting-konti lang naman yan. So, ayan na siya. So, babad lang natin siya ng 40 minutes. Tapos, i-blower ko siya mamaya. And then, try natin planchahin. So, babalikan ko ulit kayo guys. So far okay naman yung pag-apply ko. Yung ano ko is, mabango yung ano niya. Nung pag-open ko kanina, mabango siyang amuyin. Pero, nung na-apply ko na siya, at saka na medyo natapos ko na dito yung kabilang side, nag-start ng medyo maano siya sa ilong, masakit, amuyin. So, ang ginagawa ko guys, pag medyo tumatapang na yung amoy niya, kumukuha ko na may extra towel ako dito, doon ako nag-i-inhale, ayan, nag-i-inhale at saka nag-i-exhale para hindi ko siya masyadong maamoy, ayan, sa towel. Nasa towel ako para hindi siya ganun kasakit. Tapos medyo mahapde din siya sa mata. Bearable naman yung hapde niya sa mata. Hindi naman siya masyadong maano sa akin. Hindi naman ako napaluha. Pero iwasan nyo lang yung buhok nyo na tumama dito. And then yung pag-apply nyo na huwag tumama sa mukha nyo. Ganun lang. So far okay naman. Malambot naman siyang i-apply guys. Ayan. So hindi ako nahirapang i-apply siya. Carry bills lang. So, balikan ko kayo later pag na-blower ko na siya sa final look. Ayan. So, see you later! Ayan na siya guys. So far, konting dryer na lang matatapos na tayo. Ayan. So, maganda yung effect niya guys. Ayan siya sa likod. Ayan. So, kung makikita niyo, ayan. So, ipaplansyahin na lang natin guys. Ayan. Idadry ko siya ng 100% dry. Ayan. So, ayan na guys. Ito na yung ating final look. Ayan. So, ano ko na siya, guys. Na-blower ko na siya. And then, pinalansya ko na siya. So, ayan na yung kanyang final look. Ayan. Ito na siya. Ayan. So, malambot. So, ano nga talaga siya. Totoo nga talaga yung napapanood ko sa mga review na super duper ano talaga siya guys. Mahapde sa mata. Nung binablower ko siya. Pero nung ina-apply ko siya, okay lang. Wala akong carry pa yung kanyang
amoy. Hindi ako na luha or ano sa mata, tapos sa, pero sa ilong ko, maano siya, medyo masakit na siya, tapos umaano na siya dito, lalo na pag dumidikit dito banda yung buhok ko sa mata. At saka naaano siya ng pang-amoy ko. Medyo umaano siya sa lalamunan, medyo sumasakit yung lalamunan ko, ramdam ko, tapos sobrang nanunuot yung amoy niya sa ilong ko kanina. So after ko na nag-blower na kutong talaga guys, as in, nag-decide ako na magsuot ng face mask. Although naaamoy ko pa rin siya, pero ang masakit naman na is sa mata. Sobrang hapde sa mata guys, lalo na pag binablower mo siya ganito, umaano yung amoy sa mata, sobrang hapde. Ayan, so tama nga talaga yung sinasabi nila na once na gumamit ng Brazilian, mahapde talaga siya sa mata. Ayun. So, tinatansya-tansya ko lang na hindi ako masyadong mapaiyak. Ayan. So, ayun. So, yun talaga ang pag tayo lang ang nag-a-apply. Actually, naaano ko na rin yung iba kahit sa mga salon sila magpa-Brazilian blowout. Medyo maano talaga siya. So, ayun lang. So, pag nag-a-apply tayo na tayo-tayo lang. So, ingat-ingat, double ingat lang. Kasi medyo maano talaga yung kanyang mabango siya sa mabango guys, niya, pero yung kanyang sobrang matapang, masakit masyado sa ilong. Kanina medyo umano din yung lalamunan ko, pero okay naman na sa ngayon. So ayun, so ito na yung kanyang final look. So natin dito, so first time ko siyang ginamit guys, itong Brazilian. So isang ganito, tama lang siya sa buhok ko, naabot naman siya buo hanggang likod. Ayan, so maganda siya, maganda. Parang nagpaano ka na rin. Although hindi siya as in talagang super super straight. Parang inano niya lang yung dry hair mo at saka yung medyo nagbuhol-buhol. Nagbuhol-buhol mo ng mga buhok. Pinaano lang talaga niya. Ayan. So, okay siya sa akin. Thumbs up siya sa akin yung product na to. Ayun. So, sana may naano kayo dito sa ating review vlog. Ayan, so sa mga hindi pa nakapag-try, pwede niyo siyang i-try. Mura lang siya guys, affordable price, tapos ang kanyang effect is parang nagpasalon ka na, basta marunong ka na lang din. So prepare mo na lang yung blower at saka plancha after, kasi mas maganda ang effect niya pag na plancha mo siya. Ayan, so yun lang. So okay naman na siya, hindi ko na kailangan magpasalon. So, ayun. So, salamat sa mga nanonood. Thank you so much for watching and see you again po sa aming next vlog. Bye!